pag-amyenda sa Magna Carta for Public Health Workers. Isinusulong na sa Kamara pagkakaroon ng karagdagang sahod at benepisyo para sa mga public health workers na kapaloob sa panukala. Si Rod Lagusad sa detalye. Suportado ng House Committee on Health ang pamukalang amyendahan ng Republic Act 7305 o ang Magna Carta for Public Health Workers. Sa isinagawang pagdinig, pinagsama-sama o consolidated na ang mga bill na inihain kaugnay nito. Kasama sa hinihingi ang pagtaas ng sahod ng mga public health worker, pati allowances at benepisyo. Isa rin sa itinutulak ang pagpapalawak ng definisyon ng health workers na maisama ang iba pang nagtatrabaho sa labas ng traditional na mga health facility tulad ng mga mental health professional. I think everybody agrees na yung mga public health workers and mental health professionals deserve to a better and improve benefits, salaries included, para naman mabigyan tugon yung matagal na rin na hinihingi ng mga health professionals natin. Sang-ayon ng health department sa mga pamukalang mapabuti ang kasalukuyang sitwasyon ng mga health worker. The DOH interposes no objections to the proposed measure as this recognizes the vital role of our public health workers in the healthcare system. After 29 years since the enactment of the Republic Act number 7305 or the Magna Carta for Public Health Workers, our nation has experienced significant transformations, particularly economically. Ayon naman sa Department of Budget and Management, kinakailangan ng balancing fiscal management pagdating sa pondo ng gobyerno. Sa ngayon, inaaral ng kanilang technical group ang posibleng epekto ng panukalang batas. One step increment in a salary grade would equate to a substantial budgetary impact. In this regard, our recommendation is to streamline and harmonize the provision by creating a technical working group or to consolidate the provisions of the bill more essential, whether it is a proposal to increase a salary grade or to increase other allowances which will be provided to our health workers. Tinalakay din ang usaping hindi pasok ang barangay health workers sa definisyon ng health workers. We have at least 420,000 barangay health workers serving in the front line, but they are considered volunteers. Their work is not being valued as worker, and they are predominantly women. Kaya naman ayon kay Congressman Gato, magandang muling busisiin ang batas kung saan nakapaloob ang barangay health workers. Sakaling maipasa ang batas, anya makakatulong ito upang mahikayat ang mga health worker na manatili sa bansa. Realistically, no, all bills that require budgetary consideration ay siyempre it's an uphill in a sense because we have to consider also the capability of our government. Gayunman, hindi ito hadlang anya upang maganap ng solusyon sa isyu ng healthcare system at health workers. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Ikinabahala ng Department of Science and Technology ang mga bango sa Butuan City at nasipit sa Agusan del Norte na may microplastics. Ang microplastics ay mga plastic debris o mga durog na plastic na mababa lang sa 5 millimeters ang laki. Lumabas sa pag-aaral ng DOST sa pangunguna ni National Research Council of the Philippines, Dr. Ray Kapangpangan, na mayroong microplastics ang 30 bangus na hinango sa palaistaan. Dahil dito, sinabi ni Kapangpangan na nanganganib ngayon ang kalusugan ng mga Pilipinong mahilig kumain ng bangus. Sa ngayon, ani ay pinag-aaralan pa ng DOST ang negatibong epekto sa katawan ng tao ang pagkain ng bangus na may microplastics.